Ate, siya, ang bigat ng dala mo. Ngayon ko na lang to. Hindi ka galit? Totoo ba ating ano? Sabi ng mga tao dito na lagi kayo may dalang gulay, dinadala nyo dyan sa kabilang baryo. Ganyan po kabigat, dala-dala nyo. Bigat, ang bigat! Ah! Ang bigat ng dala mo ito! So tingin ko mga kawal, mga 50 kilos. Ate! Ano po yung dala-dala nyo? Ano po, paninda ko po. Ah, paninda? Bigat yan! At nga ako. Ah, pwede makahingi. Isa lang. Saan pa po ang dala nyo nito, ate? Yan pa ko sa ano, ma... Puso po ito ng ano? Ha? Yan ho sa malayong baryo. Ah, ayan. Salamat po, ate. Puso po ito ng ano? Tinakain po ito? Oo, puso ng muko. Ang muko. Salamat po. Sobrang bigat ng dala-dala ni ate. Doon pa daw sa kabilang baryo ang dala niya. Tama yung sabi sa amin ng mga tao. Tinuro sa amin si ate kahapon na yun. Nagtitinda nga daw ng mga gulayin, pasan-pasan lang. At tinuro sa amin, naisipan naman namin mga kawal na subukin yung kanyang kabaitan. Pero hindi pa tayo tapos mga kawal, subukin ulit natin si ate. Isa pa, hindi natin kung ano yung maging reaksyon niya. Ito sila mga kawal, sana di tayo makilala ni ate. Napakabigat talaga ng dala-dala niya. Yan, nagbisol tayo mga kawal. Subukan ulit nating prankin si ate. Dito naman tayo magbumula sa bundok. Yan. Bali, magdagdag tayo mga kawal ng uling kasi binura natin yung uling kanina. Buti na abutan ko kayo. Ya, ate, siya, ang bigat ng dala mo. Nang hinabol ko po kayo. Ito ako dumaan sa bundok. Punta po ako dyan ay sa ano gagawin ko yung pambili ng gulay. Oh, saan na po? Natakot yung anak mo. Pa-deliver po ito. Hinabol ko po kayo at ano, naisip ko parang ang sarap ng langka. Hinog na po ito. Ano pa lang ho yan, hubal pa lang. Ah, hindi pa hinog? Oo. Bibitan niyo po ito? Binibinta ko ho yan. Gusto ko sana nito ate. Gusto ko matikman yun lang. Kaya lang, wala akong dalang pera. Ano po? Itong anak-anak niyo po ito? Anak ko ho yan. Natatakot po siya? Bakit po siya natatakot? Natatakot po kayo. Ano daw po? Maitim. Ang nabol dyan, ako dumaan sa bundok ko at sabi ko may langka nga pala si ate ay parang masarap yung langka. Pwede na po itong kainin. Back na oh. Magkano po ang binda nyo nito ate? Ano ho yan? Mga 450 ho yan. 450 po ito, malaking ito. Tapos po yung puso. Ito ay mga ano po yan? Mga 170 po. 20 ho. 120 yung lahat po yan. Takot po yung anak niya sa akin. Hindi ba? Sige, ito na lang po hingin ko.
Hingin ko na lang ito, bebe, ha? Payag ka? Hingin ko na lang ito? Hindi ka galit? Hindi. Parang galit ka man yata. Hindi. Ikaw na lang hingin ko? Ayaw. Oh, sige, alin mamili ka ang hingin ko? Ito o ikaw? Ito. Ito na lang hingin ko? Sabi, may sasakyan. Ayun, bigat ito, ha? Alin na lang hingin ko? Ito o ikaw ang hingin ko? Ate. Ito na lang daw sir, kahit alin lang hindi. Ah, kahit alin lang, huwag lang lahat. Sige po, kakaya naman natin. Ito na lang. Ito na lang, ate. Para may paninda ako. Para magkano po bintan nyo nito, ate? Lahat na huwag yan ay ano lang, 120 lang. 120? Ah, sige, para magka 120 ka mamaya. Magkaroon ka ng 120. Ito na lang po sa iyo. Salamat po, ah. Paakin na po ito, ate, ah. Ay, ate, ano, bayaran ko na lang ito sa iyo. Magkano nga po? Service lang. Bayaran ko na lang po at kakaawa ka na. Ate, oh. Pwede na po ito sa ano, mayroon po ako dito, hingi po ako dyan ng mga pera sa mga tao. Ano pong pwede po ba yung ano, parang magsiga po ako dito tapos ihagis ko po sa apoy, pwede? Pwede po. Bayaran ko na lang ate sa'yo para di ka malugi. Magkano pong bayad ko sa'yo ate nito? 450 lang po. 450? Ayun. Ah. Ito ate, oh. Ate, bayaran ko, 450. Magkano po yan? 1,000. 1,000 po yan? Kulang pa po yung bayad ko sa 450? Kulang pa? Magkano? 1,000? Ilang ganyan po para mabayaran ko po ito? Dalawa pang ganyan? Dalawa pa? Ayan, sige po para mabayaran ko yan. Ayan siya po, magkano po babayaran ko na rin? Isang libo. Bayaran ko na po 1,000 yung anak ko. Oo. Ah, sige po. Sige ate, sayo na po ito ate. Ayan. Thank you, pa. Thank you. Mauwi na po kayo? Mauwi na po. Ah, okay na po yan. Ano po ate, ang totoo po? Oy, tabi, tabi, may sasakyan. Ano po, ang totoo po? Kasama ko, vlogger po. Ano? Kala mo, loko-loko? Ayan, yun yung kasamahan ko, ayan. Ayan po, bali yan yung ayan, salamat sa kabaitan mo ate, ano, pero parang takot na takot ka ate. Hindi naman. Hindi naman? Takot si bebe. Si bebe, takot na takot. Takot na takot ka bebe. Kaya natatakot, maitim ka daw. Maitim, ha? Takot na takot eh, akala ay mangangain ako ng tao. Ano nasa isip mo bebe, nangangain ako ng tao? Hindi. Parang inisip na nangangain ako ng tao. Totoo ba ating ano, sabi ng mga tao dito na lagi kayo may dalang gulay, dinadala nyo dyan sa kabilang baryo. Ganyan po kabigat, daladala nyo. Mapaninda para mabuhay nyo ito. Kailangan yung mga anak ko at ayan. Yung ano po nyo, mapulag na. Ayun. Kala ko yung lukulong. Bali, binigay ko sa ate 3,000, ano po, para parang pagkatanggap nyo ng 3,000, ano na eh. Pauwi na kayo para sa tingin nyo okay na. Okay na po ba yung ano nyo sana? Ano pong plano nyo bilhin? Ate, baka masira. Dahil ulit natin ha. Lukot-lukot na oh. Lukot-lukot na oh. Ano na lang oh. Ibigay lang sa nalangin. Ayan. Ayan. Opo. Familiar ka po sa mga vlogger ate? May kilala ka pong vlogger? Makilala yung sa isang mga Sli TV. Ayan. Kami po, kilala nyo.
Hindi. Ayan. Wildlife PH po kami. Kahapon po kasi nagtanong-tanong kami, nabanggit ka sa amin ng mga tao na kayo daw yun, lagi may daladalang gulay. Minsan daw may dala kayo mga suha. Totoo po yun. Suha, puso, minsan magkuha daw ng mga gulay yun, daladala nyo sa mga tao-tao. Magkano man po kinikita nyo? Nakita mo po ako din sa suha ng mga ano po, pagka marami ay mga 300. Diyan daw po ate, oh, 3,000 na po ito para may pang ano kayo, may pang gastos. Ayan. Salamat po. Ayan, ako. Wala po nga naman, salamat din sa kabaitan natin, ha. Pero ano naisip nyo sa akin kanina, doon po kayo nasalubong? Para po kasi kayo ano yun. Yung loko-loko. Hindi naman kayo nagtaka, nasalubong ko ulit kayo dito. Ano nasa isip nyo? Naisip nyo, nagtakbo talaga ako. Umabon. Pero anong takot na takot po yung anak nyo kanina, ano? Ano po sinasabi nyo sa'yo kanina? May loko-loko daw. O, kilala mo na ako. Hindi ka natakot. Anong gusto mong sabihin? Thank you. Ayan. O di, ang lagay nyo na ate, pauwi na kayo. Pauwi na po kayo. Ito po bang sabi mo kanina, hindi pa masyadong hinog, hubal pa lang. So hindi pa ito pwedeng kainin. Mga apat na araw pa. Ayun. So, yan, ay paninda ulit kayong puso. Pero maganda nito. Sa'yo na lang ate, tinda mo ulit. Tinda mo ulit ito ate. Pwede bang ano ate, makasabay kami papunta doon sa bahay? Saan ba kayo nakatira? Tagusan. Pwede sumama? Sige po. Sakay na lang kayo. Ay, may sakayan kami. Sige, tara. Sige po, iikot lang ako ate ha. Gusto ko makita yung bahay nyo. Tara magkalabi. Ay, okay ate. Yeah, bigat. Ang bigat. Ah, ang bigat ng talaga ito. Patingin ko mga kawal, mga 50 kilos. Ang bigat. Dalawin natin yung bahay nila ate. Baka bigat pala itong daladala niya. Ah. Kaya na po kayo sa unahan natin. Yun. Simpa. Dahil natin nakakawal yung bahay niya ate. Dito tayo mga kawal sa bahay ni Ate Josie. At yung anak mo naman po, Josie din ang pangalan. Josie din din. Ilan po silang anak mo ate? Lima. Lima. Kumusta po kayo dito? Mabuti man po, kaya lang po ay ano, nakakaawan po ang buhay namin dito. Dahil? Dahil sa ang bahay ko ay sira-sira, saka yung pong ng anak ko ay marami po ang ano, ano pong mga nangyari. Oh, pwede niyo pong ikwento, okay lang po ba maitanong namin, ano pong nangyari sa anak niyo? Kasi ho yung anak ko, yung panganay po yun ay mag, dati yung ano ho yun ay na-rip na ho yun. Si mister niyo po ate, nasaan po? Yung asawa ko ho ay ano, na bulag na ho yun, di ko alam kung may trabaho po yun ngayon. Wala naman po kaming communication sa cellphone, gawa ng bisitahin ko po siya sa kanila ay ano. Bakit ka pa sa akin, di na? Ilang taon wala po siya? Wala naman po siyang cellphone. Ilang taon po siya nung, ilang taon po siya hindi na nakakabalik dito? Mga ano na po, mga 3 taon na. Patagal na pala. Kaya ako na lang ho ang nagpabuhay sa mga anak ko para makapag-aral. Buboy ang pangalan ng asawa niya? Dindo. Dindo. So lumaki po pala ito si Josie, walang, parang wala nang kinikilala ng tatay, ano po? Kilala pa ho man niya. Kilala niya rin po. Ang malusaw po dito ay kilala na po niya yung yung asawa ko ay. Bilib ako sa lakas mo ate, ang bigat nung binubuhat mo kanina. Ang layo pa. Kailangan mo kasi maglakad ng malayo kasi papunta ka po doon sa may bahayan, ano po, doon mo siya ilalako. So, araw-araw po, ganyan yung gawa nyo, mangunguha kayo ng gulayin. Saan po ito kaling gulayin nyo? Diyan po sa mga bundok yan, yung matubo lang po yun. Minsan dyan sa mapunta ng sapa. Oh, so bali walang pinakamayari po nito? Wala ho. Wala po. Kasi ito mga kawaid, puso, puso po ito ng muko, kung tawagin, dito sa Bicolay Butuhan. Magaligaw po siya na saging. Pwedeng kunin kahit sino ang kumuha. Masarap po ito. Anong naisip nyo ate kaninang ano? Parang nagbiro ako sa'yo na bibilihin yung bata. Bakit parang sabi mo 1,000?
Halaga na guys, natatakot ka lang, hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko. Para kung ano lang ako, yung... Wala lang po yung... Ang isip ko po ay yung sa mga bata. Sasabi ko nila, bibiliin ko nalala 1,000 yung bata. So kung ate niyo ay nang bibili, sabi mo 1,000 nala. So ate, kung hindi niyo po naiintindihan yung sinasabi ko, o matatakot kayo? Tatakot. Natatakot. Hindi niyo man talaga bibintay yung bata? Hindi. Hindi naman. Ako lang din po ang ano, nagtatrabaho para dun sa mga anak ko na makatapos ng pag-aaral. Kahit kung ano na pong nangyari sa mga anak ko ay sa awa ng Diyos ay ano po, okay naman po sila ngayon. Eh, nahihirapan din nga po ako at yun pong isipin baga po din yung kung paano kakukuha ng pambaon ng mga bata. Pagkain po nila, nakakasapat naman po itong anak buhay niyo. Sa pagkain po ay sapat lang po. Napapakain niyo naman po sila? Napapakain ko man po ng sa 3 beses sa loob ng isang araw. Kayo, ayos na naman po. Bali, ang nangyari pala ngayon, Ate Josie, ikaw ay single parents na. Parang ganun po ang dating po. Oo. Ikaw na ang bahala sa paghahanap buhay, paglalaan sa mga anak mo. Di ko. Pero naisip mo ba, Ate, paano balang araw pag, siyempre, hindi naman habang buhay, malakas ka. Paano pag gumina ka na? Ano pong naisip mo mangyayari sa mga bata? Ayun nga ho, ang iniisip ko rin. Sabi ko nga sa mga anak ko ay huwag lang sana ako magkasakit nang sila ay makatapos po ng pag-aaral nila. Ilang taon ka na nga po ate? 47 ha? 47. Titong bunso mo si Josie? 9 years old. 9 years old. Kaya pa si Josie kanina. Maraming salamat po mga kawal sa inyong patuloy na panonood, sa mga nagla-like sa video, mga ko-comment. Maraming salamat po, lalo tigit sa aming mga sponsors. Dahil po sa inyong panonood mga kawal, patuloy tayo nakakatulong sa mga ilang nangangailangan.